Ang stroke na kadalasang tumatama sa matatanda, naranasan ng isang bata. Pambihirang stroke ang tumama sa naturang bata na hindi naman daw sakitin. At tinutukan niya ni Leigh Alves. Masigla at di sakitin ang 6 years old na si Jin Lei. Noong Setyembre, kwento ni Mami Ludelin, nilagnat ang bata. Pero matapos ang ilang araw. Bigla na naman po siya nakaramdam ng sakit ng ulo. Mm-hmm. Lalamig na po siya. Tapos nilagnat na po siya ulit noon. Mm-hmm. Tapos September 9, nag-start na po yung weakness niya sa right leg niya. Mm-hmm. Tapos hindi na po siya makalakad noon. Nanghina pati kanang braso at kamay ni Jin Lei. Di raw umubra ang pain reliever na binigay ng health center. Kaya mula masinlok Sambales, lumuwas sila sa bayan ng iba para i-confine sa ospital si Jin Lei. Leptospirosis o rheumatic fever ang unang suspecha ng mga doktor. Pero iba ang lumabas ng CT scan si Jin Lei. Mayroon siyang blood clot sa left brain niya. Diagnose nila na stroke in the young po. Ano na po siya, discharge na po ko siya sa ospital. Tapos maghanap daw po kami ng neurosurgeon ng PEDYA. Nang sumakit ulit ang ulo ng bata, nagpa siya na si Ludelin at kanyang mister na ipatingin ang anak sa espesyalista sa Maynila. Matapos ang iba't ibang test, ang naging diagnosis kay Jin Lei, pediatric arterial ischemic stroke. Masigla po siya eh, hindi po itin, mahilig siya kumain ng mga gulay. Mm-hmm. Kaya hindi po talaga maisip na bakit stroke. Medyo naliwanagan ako dun sa explanation ng isang doctor na sabi niya po, yung ano daw po, maaaring yung pagkakubog ng ugat niya sa utak, yung sa left po is masyado daw pong maninipis. Kumpaya po sa kanan, maaaring yung pinagmulan. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, ang pediatric stroke ay rare o bihirang kondisyon sa mga bata. May ischemic o sanhi ng insufficient blood flow at hemorrhagic o sanhi ng bleeding sa utak. Isa sa bawat 4,000 newborn at 2,000 mas matandang bata ang nagkakasakit nito. Pwede itong ikamatay o maging sanhi ng disability kung hindi maagap na magagamot. Ang mga sintomas ng pediatric stroke ay panghihina o pamamanhid sa isang side ng katawan, slurred speech, hirap sa pagbalanse o paglalakad, problema sa paningin, bigla ang panghihina o pagkahilo, at seizure. Kumusta ka na, Jin Lei? Okay, ma'am. Maayos na ang lagay ngayon ni Jin Lei. May mga iniinom siyang gamot at sumasailalim sa therapy para magbalik normal ang paglalakad. Naging maingat din sila sa pagkain ni Jin Lei. Bawas sa kanin, mataba, maalat at matamis. At mas maraming gulay, isda at prutas. Iniiwasan ding mapagod siya ng husto. Sinishare ko kasi yung awareness sa stroke na kapag po nakaramdam na ng sakit ng ulo na yung hindi na siya tolerable kahit na uminom ng gamot. Dali na po agad sa ospital. Mas maging maagap po. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.